after ng breakup, for sure, sinisilip-silip mo pa rin ang mga posts ni ex, di ba? Pag sinabi mong hindi, sigurado guilty ka dito. Kaya lang, napansin mo, after ilang araw, hindi mo na siya makita. Ayun pala, na-discover mo na naka-block ka na pala. So, nakakainis, nakakagigil, bakit kailangan gawin ni ex yun, di ba? Pero para maging clear ang lahat, ibibigay ko sa iyo ang reason kung bakit nagawa ni ex na i-block ka sa social media. Welcome back to my channel, Pag-ibig Advice TV. Dito, bibigyan ka namin ng mga tips and advices about love and relationship. So if you are enjoying watching videos like this, pakihit po yung thumbs up. And then subscribe na rin kayo and pakidamay po yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos na ilalabas ko. So eto na, ano kaya ang nasa likod? Mga dahilan kung bakit nagawa ni ex na i-block ka sa social media. Kapag nalaman mo na binlock ka ni ex, let's say, for example, sa Facebook, dapat step back ka muna. Okay? Dumistansya ka muna. Kasi lumalabas dito, napaka-invested mo pa rin kay ex kahit break na kayo. Kaya panay ang silip mo sa Facebook o Instagram niya. So, as I've said earlier, step back ka muna, hayaan mo muna si ex. Okay? Hayaan mo muna siya, respect his boundaries, and step back ka muna for the meantime. Isa pa, kung nag-break up na kayo, dapat you are starting to move on. Hindi healthy sa'yo na silip ka pa rin ng silip sa Facebook niya o sa Instagram niya para malaman kung anong ginagawa niya. Okay? You have to remember that he is your ex for a reason. So may dahilan kung bakit kayo nag-break up. Okay? Don't worry. Gusto mo pa rin makipagbalikan. Hayaan mo muna siya. Kasi hindi naman ibig sabihin na nakablock ka ngayon, nakablock ka na habang buhay. After kasi ng breakup, usually napakataas ng emotions ng bawat isa. Kaya siguro nagawa ng ex mo sa ngayon na i-block ka. Isa sa mga dahilan bakit binlock ka ng ex sa social media, kasi gusto niya ng space. Okay? Tayo kasi madali nating makalimutan eh, na kahit yung ex pa natin ang nakipaghiwalay at nang iwan sa atin, please don't forget na human being din sila. Tao rin sila na nasasaktan, may feelings pa rin. So kapag nakikita niya yung mga posts mo, mga status update mo, eh naaalala niya uli yung relationship niyo, which is masakit. So kapag binlock ka ng ex, way niya ito para maibsan yung nararamdaman niya. Kaya dumidistansya muna siya sa'yo for the meantime. So in this situation, huwag mong isipin na ikaw yung masama, ikaw yung may kasalanan ng lahat-lahat o galit na galit si ex sa'yo. Mostly kasi ang reason nito sa kanila. Okay? Ang gusto niya, maramdaman niya na independent na siya, ma-feel niya o kinukonvince niya yung sarili niya na single na siya. Kaya kung nag-a-appear lagi yung post mo, bumabagal yung progress niya eh. Okay? Kasi ito na yung way ng ex mo rin para mag-move on. Yung pag-block na ex sa'yo, it doesn't mean na hindi ka na niya mahal, nalimutan ka niya kagad, as in zero feelings na siya sa'yo. Hindi naman ganun yon. Kasi kung matagal ang pinagsamahan nyo, let's say 5 years kayong naging mag-on, and maganda naman yung relationship nyo, sadyang nagkaroon lang kayo ng problema, so hindi ganun kadali mawala yung feelings natin sa taong minamahal natin o sa taong minahal natin. Okay? So yung pag-block ni ex sa'yo, maaaring ang dahilan lang din nun ay minamanage niya yung emotions niya for now. So, isa pang reason kaya ka nakablock kay ex, kasi si ex, he doesn't want you to contact him. So, ayaw niyang kontakin mo siya. Bakit kaya? Tanungin mo ang sarili mo kung ginagawa mo to. Nag-send ba ako kay ex ng napakaraming angry messages? Okay, nakakailita ba yung mga messages ko sa kanya? Sobrang dalas ba, maya't maya ba, nag-PPM ako at nagpo-post ako ng kung ano-ano? Okay, so tanungin mo yung sarili mo kung nagawa mo yan. At sobrang nagmamakaawa ka ba to the point na nakakairita na. Okay, so it's no surprise kung ganyan ang ginawa mo, eh block ka talaga ni ex. Okay, para maintindihan mo yung feelings ni ex, kung ba't niya nagawa yon, try to put yourself in their shoes. Okay, kung ganyan ang ginagawa ng isang tao sa'yo, nawawala yung care eh. Ang naipapalit, irritability o yung pagkainis. Okay, kaya ka binlock ni ex kasi hindi niya na matake yung pangungulit mo. So kung sa tingin mo ito yung reason bakit ka binlock na ex dahil sa yung kakulitan, I advise na step back ka muna and be silent. For the meantime lang naman, hindi naman habang buhay. Try to step back, hayaan mo muna siya kasi yung way na to na pagiging silent mo,
ito yung magpapabago ng feelings ni ex sa'yo from irritability and who knows, malay mo mamiss ka niya. So another reason why your ex blocked you in social media is he is dating someone new. Wow, ang sakit, diba? Kaka-break pa lang nung isang linggo, ngayon may kapalit na. Pero natatakot si ex na malaman mo. Okay, baka kasi magwala ka eh. So kaya ka binlock ni ex kasi may bago na siyang kadate at natatakot siya sa posibleng confrontations niyong dalawa kapag nalaman mo ito. Kasi nga baka magwala ka, magkaroon kayo ng away, which is he is trying to avoid. Pero anyway, yung mga gantong klaseng mabilis ang pagpapalit, may tawag tayo rito eh. Maaaring ito ay rebound relationship lang. Kaya kung iniisip mo pa rin bumalik kay ex, the same advice, stay calm, step back, hintayin mo lang. It will not take long na kontakin ka ni ex if gusto niyang bumalik sa'yo. Now, the question is it too late na magkabalikan pa kayo ni ex ngayon nakablock ka na sa Facebook o other social media? The answer is no. Okay, ang laki pa po ng chance na magkabalikan kayo. But for now, you really have to be patient. Hahabaan mo talaga yung pasensya mo. Okay, kung gusto mo pa rin makipagbalikan ha, kasi the other way naman, kung ayaw mo na, eh kalimutan mo na siya ng mabilis. Pero kung gusto mo nga makipagbalikan, at this very moment na nangyayari yan, nakablock ka, habaan mo yung pasensya mo. Okay, and time will be your friend. Kung talagang mahal ka ni ex, babalik yan sa'yo. And he will contact you or she will contact you in the right time. So please remember din na ang opposite ng love o ang kabaliktaran ng love ay hindi hate. Okay, baka kasi iniisip mo, binlock ako ni ex, galit na galit siya sa akin ngayon. So ang opposite ng love ay hindi po hate. Ang opposite ng love ay indifference. Ano yung indifference? Ito yung sitwasyon na si ex, wala na siyang pakialam, no concern at all, no interest. So ito yung hindi maganda. Ito yung opposite ng love. Wala na siyang pakialam talaga. Kaya lang, di ba napansin mo, binlock ka. Napaka-strong ng emotions. Kasi binlock ka niya, kasi apektado nga siya sa mga posts mo. Di ba? Kaya for sure, may feelings pa si ex sa'yo kapag binlock ka niya. If gusto mo makipagbalikan kay ex at nakablock ka ngayon, it means lang na hindi pa siya ready kausapin ka. So the same advice, you have to step back, respect his boundaries, and show him that you're giving him space. Okay? Hindi naman porke nakablock ka ngayon, hindi ka na maa-unblock. If nanonotice mo naman na galit sa'yo sa ex, let it pass. Hindi rin pwedeng habang buhay galit siya. Okay? So you have to wait, like, let's say 1 month or 2 months before mo kontakin sa ex. That time siguro, mag-check mo, kalmado na yung inyong emotions. And kapag kalmado na, mas mapag-uusapan nyo mabuti yung tungkol sa inyo. So ayan ha, huwag magpanik kung nakablock ka man ngayon. Hindi pa katapusan ng mundo. Follow mo lang yung mga tips and advices ko sa'yo. So hanggang dito na lamang po. Again, if you enjoy watching this video, please hit like and subscribe din po kayo. And hit that bell para naman manotify kayo sa mga bago ko pang videos na i-upload. Thank you so much.